Mabuhay mga kabayan! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Good news sa mga kababayan natin sa abroad. Extended na hanggang October 14 ang registration para sa overseas absentee voting para sa halalan 2022. Ang mga kailangang ihanda para sa pagpaparehistro, alamin sa pagpapatrol ni Don Tagala. Ito na ang huling pagkakataong makapagparehistro at makaboto sa halalan 2022 sa Pilipinas. Extended na ang overseas absentee voting registration. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C., inaprubahan na ng Philippine Commission on Election o COMELEC na magdagdag pa ng 2 linggong palugit ang OAV registration mula October 1 hanggang October 14. Maaring magpunta sa pinakamalapit na konsulado ng Pilipinas ang mga kwalipikadong botante mula Lunes hanggang Biyernes para magparehistro. Basically need are the core documents of the overseas voter form, a photocopy of your identification certificate, and your personal appearance coming to the consulate, because we have to capture your biometric information in order for you to be registered as an overseas voter. Ayon kay Consul Ricarte Abuhuela, ang registered voters na hindi bumoto sa 2 nakaraang eleksyon ay kailangan magparehistro muli para makaboto sa halalan 2022. Para sa mga Pilipino sa Connecticut, tulad ni Aling Teodora Colchides, magandang balita ang extension ng OAV registration. Ito na ang pagkakataon niyang makapagparehistro at nang makaboto sa darating na eleksyon. Gagawin ko talaga yon. Mag-absent ako, hindi ako papasok ng isang araw para lang ako'y pag-registered at makaboto. Ayon sa registered voter na si Ariel Magtibay, kilatising mabuti ang bawat kandidato bago bumoto. So sa ngayon, nag-weigh in ako. They are really good individuals. Lahat sila magandang intention. So titignan ko muna kung sino talaga yung complete lineup ng mga presidentials bago ako mag-decide. Ayon sa karamihan ng mga Pilipino sa Connecticut, ang susunod na pangulo ng Pilipinas ay kinakailang unahin ang problema ng pandemya at handa ring lutasin ang problemang ito. Yung ma-handle talaga yung COVID, kasi as we know, the COVID situation in the Philippines is really very bad. Ang daming namamatay. I don't see it being handled properly. So syempre, ang gusto rin natin yung taas ng antas ng pamumuhay ng mga mamamayan, lalong-lalo na sa mahihirap. Sa New York, bukas ang OAV registration Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Hindi na rin kailangan ng appointment sa extension period. Para sa TFC News, Don Tagala, New York. Inalala ng isang Filipino-American doctor ang pamamaril sa Las Vegas, USA noong 2017. Ang nasabing doktor ang isa sa mga unang rumisponde sa mga biktima ng binansagang deadliest mass shooting sa Amerika. Nagpapatrol, Deb Llorente. Apat na taon na ang nakalipas nang magkaroon ng deadliest mass shooting ang Amerika. Noong October 1, 2017, nagpaulan ng bala si Stephen Paddock sa Las Vegas Strip. 6 na po ang namatay, halos 900 ang nasaktan. Isa sa mga tumulong ang PhilAm ER doctor na si Kevin Menes. Makikita sa dashcam video na ito kung paano tumulong ang PhilAm doctor na si Kevin Menes sa mga biktima. It's something that you never forget. You know, there's always some sort of reminder. There's a lot to see that night. Sa gitna ng trahedya, ayon kay Menes, madami umanong tumulong sa mga nangangailangan. Everybody who was there, from the bystanders, the staff at the hospital, the police officers, the firefighters, everybody who came together that night are heroes, and in their own little way did something to prevent or to help in a very tragic situation. Dagdag pa ni Menes, kahit na ang karamihan ay naghahangad ng mas istrikto at mas pinaigting na batas sa paghawak o pagmamay-ari ng baril, mahirap itong isakatuparan. I wish that I could say that gun laws would prevent something like this. I mean, that's something for politicians to decide. I mean, there's places where they have tough gun laws, I don't know if that changes anything.
if you look even just at the shooting in Vegas, that man never broke a single law until he fired the first shot. Noong Abril ay ipinasa ni President Joe Biden ang executive action para magkaroon ng panibagong batas. Kasama na dito ang restriction sa pag-modify ng mga baril. Para sa TFC News, Bev Lorente, ABS-CBN News, Las Vegas, Nevada. Tampok sa inilunsad na Dubai Expo 2020 sa United Arab Emirates ang obra maestra ng isang Pinoy. Ibabandera rin dito ang husay at pagkamalikhain ng iba pa nating kababayang designers at creatives. Nagpapatrol, Raquel Salinel. Kung handa na ang Dubai na maipagmalaki ang Expo 2020 sa buong mundo sa temang Connecting Minds, Creating the Future, handa na rin ang Pilipinas na maipagmalaki ang kanyang pavilion na tinawag na Bangkota o sa sinaunang tawag sa Coral Reef. Ang pambihirang masterpiece ay disenyo ng visionary architect na si Royal Pineda at designer na si Buji Layu. We are the Coral Reef and we are all over the world. And we are still connected as Filipinos because of our family ties. It is a metaphor of who we are as Filipinos and the architecture itself or an architectural avatar, no, of the Filipinos. Dagdag ni Pineda, ang Bangkota ay kasaysayan at istorya ng mga Filipino na ipinakikilala sa modernong panahon gamit ang kalikasan at coral reef. Isa ito sa dalawang pavilion na pinakamataas na naitayo sa Sustainability District ng Expo Site. Open spaces ito na nagpapahiwatig ng kultura ng Pinoy na bukas na yumayakap at may makabuluhang pakikisalamuha sa mundo. Sumisimbolo rin ito sa connectivity o pagkakaugnay na akma sa tema ng Expo 2020, maging ng katangian ng mga Filipino. I really wanted to present our country, our identity as Filipinos without any pretensions. To present it with truthfulness and with conviction and confidence. Dagdag ni Pineda, bagaman malaking hamon ang dala ng pandemya, nagawang mabuo ang Bangkota Pavilion gamit ang materyales at teknolohiya sa UAE sa limitadong budget. The message of our pavilion is the story of our country and the story of our people, and it represents our commitment to the world that we are now the partners and collaborators of the world. We are not anymore those workers, those laborers. Tatagal ng 6 na buwan ang Dubai Expo 2020, pero plano ng Dubai na manatili ang Bangkota sa lungsod ng 5 taon para i-display. Para sa TFC News, Raquel Salinel, ABS-CBN News, Dubai, UAE. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs.cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kabayan! Mabuhay mga kabayan! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kinatuwa ng film community sa California ang mga bagong mandato na pinatutupad sa lining labanan ang COVID-19, at kabilang na dito ang pagbabakuna sa mga estudyante sa public schools na edad 12 pataas. Nagpapatrol, TJ Manoto. Sakto sa pagsimula ng Filipino-American History Month, binubunyi ngayon ng mga film frontliners ang pagsulong kamakailan ng mga bagong mandato panlaban sa COVID-19. Ilan sa mga miyembro ng Philippine Nurses Association of Southern California ay sumasang-ayon sa mga bagong vaccine mandates na anila ay tutulong din sa kanilang advokasya na mabakunahan na ang mas maraming kababayan sa PhilAm community. I think people are beginning to be more aware, and I think California is different from the other states. I think our compliance is so much better. Isa sa mga pinakabagong mandato na inanunsyo ng California Governor si Gavin Newsom ay ang pagmandato ng bakuna laban sa COVID-19 para sa mga estudyante ng public schools, 12 anyos pataas, kapag nabigyan na ng full approval ng Food and Drug Administration ng COVID-19 vaccine.
this is a good thing that the kids are beginning to be vaccinated. And of course, the third dose is coming out. A lot of hospitals now are going to start offering what they call the booster dose. Ang Philam community leader na si Fred Doc Dosil, tatlong anak na nag-aaral pa, isang 15 anyos, 11 at 4 na taong gulang. They're back in school personally, so it's really important for them to have that protection. But for the younger kids, which right now, you know, unfortunately they're not yet vaccinated, hopefully, you know, the existing mandates work. Ang mga member din ng Filipino Young Leaders Program o PhilPro, abala din sa kanilang kampanya na i-promote sa Filipino community ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Isa sa mga programa nila ay ang Tayo Help Desk. Suportado din nila ang bagong panukala ng California sa pagbabakuna ng mga bata. Para sa mga Pinoy na ito, hindi lang sila kontento sa pag-abang para sa bakuna para sa kinikan nilang mga anak, kundi ginagawa din nila ang lahat na makakain nila para hadikain pa ang pagbabakuna kontra COVID-19. Para naman sa mga kontra sa mga vaccine mandates, nagpaplano na sila ng kanilang mga programa para maabot din ang Filipino community. Ayon kay Conservative Community Leader Mark Ang, magsasagawa sila ng mga educational tour events sa Walnut City ngayong Oktubre para makapagbigay ng resources at kaalaman ukol naman sa medical freedom. Para sa TFC News, TJ Manatok, ABS-CBN News, California, USA. Nagparehistro na ang ilang pang-OFW sa South Korea para mabigyan ng COVID-19 vaccine. Kasama rin sa mga binakunahan ay ang mga undocumented OFWs. Nagpapatrol, Geoffrey Madatu Kalimag. Hindi maitago ni Ami ang saya dahil kabilang siya sa mga mababakunahan sa South Korea. Excited! Pebrero nang simulan ang bakunahan, pero nitong nakarang unang linggo ng Agosto, binuksan sa mga may edad 18 hanggang 49 anyos. Pasok sa bakuna ang higit 50,000 overseas Filipino workers. Sa datos ng Korea Disease Control and Preventive Agency, 76.63% na ang nakatanggap ng first dose, 52.13% naman ang fully vaccinated na. Para sa South Korea, makakamit na nila ang herd immunity bago ang target na buwan ng Nobyembre. Si Ivor nagparehistro rin para magpabakuna sa kabila ng agam-agam. Ipinagpapasalamat niyang hindi sila pinabayaan ng Korean government. Kasama rin sa binakunahan maging ang undocumented OFWs. Tiniyak ng Korea Immigration Service ng Ministry of Justice na nakatago pa rin ang kanilang identity. Sa ipinadalang mensahe sa TFC News ng Director ng Itaewon Global Village na si Catherine Corteza, sinabi niyang marami pa rin sa mga hindi dokumentadong Pinoy ang natatakot sa side effect ng bakuna. Dahil sa kawalan ng insurance, takot silang magpa-ospital. Panawagan ng mga OFW sa kapwa Pinoy, magtulungan para makamit ang herd immunity sa bansang kumukop sa kanila. Magpabakuna po kayo kasi kailangan po talaga natin yung pagbakuna, lalo na po pag umuwi po tayo, hinahanap po nila kung nabakunahan na kayo o hindi pa. Fair accommodating yung mga nurses at saka yung doktor na nagturo sa akin ng vaccine. And very convenient kasi nag-English din naman yung doktor. Masaya and thankful kasi nabigyan ako ng libreng bakuna dito sa South Korea and the Korean government never neglected us foreigners. Para sa TFC News, Geoffrey Madatu Kalimag, ABS-CBN News, South Korea. Sa kasagsagan ng pandemya, ilang bagong Pinoy nurses ang nahirapan sa bagong trabaho sa ibang bansa. Kaya po naman, pinapayuhan sila na makibahagi sa mga nursing group at union para may malapitan sila sa panahon ng kagipitan o problema. Magpapatrol si Europe Senior Correspondent Rose Eclerinal. Sa kasagsagan ng pandemya dala ng COVID-19 noong 2020, nangailangan ng mas maraming nurse sa UK. Maganda ang reputasyon ng mga Pinoy nurse, kaya hindi rin nakapagtataka na umabot na sa higit 35,000 ang Filipino nurses sa UK, ang pinakamalaking bilang ng registered foreign nurses sa bansa. Kabilang dito si James Rodriguez, 35 taong gulang na dumating sa UK noong 2019. Nahirapan siya sa mga pagbabago sa trabaho. Kahit anong experience sa Pinas, parang back to zero ka kasi, iba lahat gamit nila dito.
Wala ring mentor na nakatutok sa kanya. Lumala pa ang sitwasyon nang pumutok ang pandemya. Nag-request nga po ako, sabi ko, baka naman pwedeng hindi nyo kayo padala sa ITU kasi diabetic ako. Sabi nila, itry mo muna. Dahil bago at takot rin siyang magreklamo, tinanggap niya ang bagong assignment. Sa kontrata ni Rodriguez, dapat maging regular siya sa loob ng 6 na buwan at kailangang maipasa ang mga requirement. Pero umabot na ng halos 2 taon, hindi pa rin siya makapasa, kaya dumating na sa puntong nagbanta na rin umano ang kanyang superiors. Ipapadala ko sa hearing. Doon sa hearing na yun, possible akong ma-terminate. Okay. Yun yung word na binitawan. Siyempre natakot ako terminate ang word na binitawan or papauwiin daw ako. Inilarawan ni James ang karanasang iyon. I felt discriminated talaga. Yung word na gagamitin ko, wala nang iba. Ang word na sinabi pa sa akin pag nilipat daw ako, parang makakasama pa ako sa ibang team. Parang yung moral ko ba naman ang baba-baba na. Iba naman ang kaso ni Redison Sanchez. Naging band 5 nurse siya sa UK noong December 2018. Pero dumana siya ng depression, anxiety at panic attack dala ng lungkot ng pangingibang bayan. Ito raw ang naging mitsa ng pagkakamali niya sa trabaho. Nangyari ang insidente noong July 2020 kung saan di raw niya alam na mali pala ang pag-contact sa isang pasyente. I committed a mistake, maybe because of the pressure natin siguro. So it was a unprofessional mistake and then eventually led to my dismissal. Kaya nais niyang matuto sa kanyang karanasan ang ibang Pinoy na dapat ay dumulog sa trade union o organisasyon ng Pinoy nurse sa UK. Pero dahil sa record niya ng dismissal, hirap siyang magsimula. Umuwi na ng Pilipinas si Redison bago pa maubos ang kanyang ipon. Habang si Rodriguez, pasalamat na nakilala niya ang Filipino Nurses Association na tumulong sa kanya na maghanap ng bagong trabaho. Pag feeling nyo in na abuso kayo, na discriminate, ask for help the sooner the better. Kailangan stand your ground talaga. Paalala naman ng Philippine Overseas Labor Office sa London, bukas ang kanilang opisina para matulungan ang mga bagong dating na Filipino workers kasama ang mga nurse. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London. Inoobliga na po ang mga estudyante sa 2 pinakamalaking school districts sa British Columbia sa Canada na magsuot ng face mask. Suportado ito ng ilang Pinoy para narinaan nila sa dagdag proteksyon ng mga bata laban sa COVID-19. Nagpapatrol, Rowena Papase. Pagsusuotin na ng mask ang mga batang 5 taong gulang pataas na nasa ilalim ng Surrey School District, siyang pinakamalaking school district sa BC. Sinundan ng Surrey ang naunang desisyon ng Vancouver School Board na isama na rin sa mask mandate ang lahat ng mga bata mula kinder hanggang grade 12. Nauna rito ay kinumpirma ng top doctor ng BC na si Dr. Bonnie Henry na may 10% na ng mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang ang nag-positive sa COVID mula ng magpasukan. Ayon sa Filipino-Canadian na si Carl Gangis na may 2 anak sa elementary at 1 sa high school, walang problema sa kanya kung magmamask na rin ang mga bata. I don't have a problem with that. I mean, if this is the only way na parang ma-prevent natin yung pagkakasakit ng mga bata, why not? Pabor din ang university student na si Christian Fonacier sa hakbang na ito na mas magbibigay proteksyon sa mga bata na hindi pa pwedeng bakunahan ng COVID-19 vaccine. I'm not 100% sure on the science about the kids for what the transmission rate is going to be if the kids wear masks. But I definitely think that if they do target wearing masks for people and safety is their number one priority, then I think that's a good thing that they're doing that. Sinuportahan din ng Canadian Union of Public Employees o QPBC ang requirement na magmask na rin ang mga batang mag-aaral at umaasa itong susunod na rin dito ang iba pang mga school districts sa BC. Samantala, ngayong kasagsagan ng fourth wave sa Canada,
Pinayuhan ng Pilipinong doktor na si Iris Radev ang mga kababayan na baguhin ang kanilang lifestyle para mapalakas pa ang kanilang panlaban sa COVID. Anya, isang mabisang paraan ay ang di na pagkain ng kanin at iba pang carb-heavy na pagkain na bahagi na ng diet ng mga Pilipino. Ayon kay Radev, maaaring pagmula ng maraming sakit ang sobrang carb at dahil dito ay hihina ang immune system ng katawan. Kung ikaw ay magkakaroon ng COVID, tapos meron ka na niyang mga ganyang conditions like high blood pressure, diabetes, mahina ng immune system mo, the chances na magiging komplikado yung COVID mo is really high. Hinikayat rin ni Radev ang mga Pilipino na pilitin nilang mag-exercise araw-araw para lumakas ang kanilang resistensya. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kabayan! Mabuhay mga kabayan! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kabila ng mga limitasyong hatid ng pandemya, mataas pa rin ang bilang ng mga overseas Pinoy sa Dubai at Northern Emirates na nagparehistro para sa darating na halalan 2022. Mula Dubai, United Arab Emirates, nagpapatrol, Benjamin Canamaso. 10 taon na mula nang huling nakaboto ang OFW na si Sol, kasama niyang nagparehistro ang kapatid na nasa Dubai rin. Kabilang sila sa mga Pinoy na nakiisa sa overseas voting registration sa konsulado ng Dubai at Northern Emirates. Kaya gusto kong bumoto para hindi masayang yung oportunidad ko na mamili ng tamang tao para ihalal sa posisyon na gobyerno. Rehistradong botante na rin ngayon sa Dubai ang mga estudyanteng sina Eldrick at Alisa. Naniniwala silang hindi dapat palampasin ng mga kabataan ang pagkakataong makilahok sa pagpili ng susunod na leader ng bansa. Bilang bata ng diaspora, bilang bata ng mga migranteng Filipino, kailangan ko rin maging active sa pag-uunlad ng ating bansa. So kailangan talagang maging mulat, maging aware sa mga political, socio-political realities Pilipinas. I want to exercise my right to vote as a Filipino citizen, and I think it is very important to be aware of our political happenings in the Philippines. Kasi after all, it's our future. Sa kabila ng pandemya at limitasyon kaugnay sa pagpapatupad na rin ng COVID-19 guidelines ng UAE, tulad ng crowd control at social distancing, marami pa rin nagparehistrong mga overseas Filipino sa Dubai at Northern Emirates ngayon kumpara sa nakaraang registration. There has been an impact because of the pandemic, which we have to observe as well, no, here in the consulate. Mataas pa rin yung figures, if you notice, no, it's close to 40,000. Kapansin-pansin din ang mas maraming bagong botante habang ang iba ay nag-reactivate ng kanilang rehistrasyon. Natural na interesado sa to be involved in yung sa takbo ng bansa natin, no? So they know that, you know, unless they register, they won't be able to have a vote, no, or cast their vote if they're here. Malaking bagay ani ang bilang ng mga Pinoy sa abroad dahil katumbas ito ng halos 10% ng populasyon, at kung mataas ang voter turnout, malaki ang epekto sa resulta ng halalan. Para sa TFC News, Benjamin Canamaso, ABS-CBN News, Dubai, UAE. Nagluwag na ang The Netherlands at Belgium sa pagsuot ng face mask at pagpapatupad ng social distancing. Sa halip ay patutupad nila ang entry pass para makapasok sa mga venue at event. Mula po The Netherlands, nagpapatrol, Joffel Tesorio. Simula noong September 25, tinanggal na ang masking at social distancing rules sa The Netherlands. Kaya naman halos balik normal na ang lahat. Ipinatutupad na lang ang pagsusot ng mask sa mga public transportation at airports. Kapalit ng kalayaan ang makisalamuha, required naman na magpakita ng vaccination o negative QR code kung kakain sa loob ng restaurant, papasok sa sinihan, museum at events. Wala na ring limita sa gathering. Tulad na lang ng 30th anniversary celebration ng Bayanihan Foundation, isa sa pinakamatandang Filipino organization sa The Netherlands.
pero lahat ng dumalo ay nagpakita ng QR code. Masaya sila na matapos ang mahigit isang taon, pwede na uli ang salo-salo. Masaya at saka namimiss ang isa't isa. Chikahan, of course, nandoon at saka yung kainan. But of course, hindi natin maalis yung kabad. We are all here because of all these efforts which we have already initiated. Nanumbalik man ang social life, maingat pa rin ang mga Pinoy. Kahit nabigyan tayo ng government ng medyo maluwag, sa atin pa rin yung pag-take care sa sarili natin at saka sa isa't isa. Nitong Setyembre lampas, 82% na ng edad 12 anyos patas ang fully vaccinated. Target ng The Netherlands na 90% full vaccination rate sa susunod na buwan. Sa Belgium, tuluyan na rin tatanggalin ng French and Dutch region ng bansa ang mandatory na pagsusot ng mask maliban sa loob ng public transportation. Sa mga paaralan, hindi na rin kailangan ng mga estudyante at guro na magsuot ng mask. Pero dahil umabot na sa 60 katao kada araw ang nauospital bunsod ng COVID, mananatiling mandatory ang pagsusot ng mask sa Brussels region. Paiigtingan naman ang tatlong rehiyon ang COVID safe pass sa lahat ng mga events at establishmento. Bukas na rin ang lahat ng mga nightclubs na sarado sa loob ng 18 buwan. Kasama si Raquel Crisostomo Bernal mula sa Brussels, Belgium, Joe Feltisorio, TFC News, Amsterdam, The Netherlands. Mainit po ang pagtanggap ng mga taga Vancouver, Canada sa mga tampok na pagkain Pinoy sa Manila Comes to Town event na nagbalik matapos po ang 2 taon. Nagpapatrol, Hector Docto. Muli nagbabalik ang Manila Comes to Town sa downtown Vancouver matapos maantala ng 2 taon. Taong 2019 nang huling naganap ang event bago pumutok ang pandemya. Natikman ng Canadian foodies ang specialty ng Max's Restaurant, ang sikat na flavored french fries ng Pilipinas ang Potato Corner, at ang food truck na Shameless Buns. And it is the consulate's way of making sure that more people have the Philippine experience. So we want to have people here in downtown Vancouver experience a little bit of the Philippines so that they would want to come back and recreate the Philippine experience. Nagawa ng konsulado ang Manila Comes to Town matapos tanggalin ng British Columbia ang paghihigpit sa mga outdoor activities. Naging matagumpay ang 3-day event kahit na umulan pa ng huling araw. We actually expected this to be a little slower because of the pandemic, but we're very happy that there are a lot of people who came. Considering that we're still in a pandemic, I think it's pretty good. We're very thankful that we're able to come out today and be able to showcase the Filipino foods that we have here. And it's a step towards healing. Bagamat balik na sa normal ang mga restaurant sa British Columbia, sinabi ni Christopher Garcia, director ng Max's Restaurant at Potato Corner, na patuloy ang kakulangan ng mga empleyado sa serbisyo ng pagkain. Yes, actually, it's been actually a problem for us. But right now, we're concentrating on just reopening. Natuwa naman ang mga foodies na gusto matikman ang panlasang Manila at tamasahin ang magandang panahon. We're outdoors naman eh. Tsaka it's the best day, I think, of the week. I would have to agree, this is the only time of the week that we have sunshine. Samantala, inimbitahan ni Consul General Andrelita Austria ang mga kababayan sa Metro Vancouver na abangan ang pagdiriwang ng Pasko, Pinoy style, sa 11 ng Disyembre sa St. Patrick's Hall. Para sa TFC News, Hector Docto, Vancouver, Canada. Isang Pinoy artist ang nasa likod ng kauna-unahang original short film ng Apple TV+. Pinamagatan itong Blush na inilikha ng ating kababayan matapos pumanaw ang kanyang asawa. Exclusive, nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez. Halaw sa love story ng Pinoy animator na si Joe Mateo at asawang si Mary Ann ang Blush. Ito ang kauna-unahang animated short movie ng Apple TV Plus Original Films. Nagkakilala si na Joe at Mary Ann bilang mga estudyante ng fine arts sa UST. Ibinahagi ni Joe kung bakit Blush ang titulo ng pelikula. Our first week of college, right? I just heard this laughter that's like filling up the room. Said hi, and as soon as I introduced myself, she turned red. O nagkatuluyan ang dalawa at lumipat sa Amerika kung saan nagkaroon sila ng pagkakataong magtrabaho sa Disney. Noong 2010, nanalo si Joe ng Emmy Award bilang storyboard artist para sa Prep and Landing.
masaya nilang tinatamasa ang kanilang Filipino-American dream nang magkasakit ng malubha si Mary Ann. Ang pagpanaw ni Mary Ann ang naging pinakamalaking dagok sa buhay ni Joe. Ang eksena sa Blush kung saan ipinakitang nahihirapang huminga ang bidang astronaut ay batay sa kanyang sariling karanasan. Half a year after I lost Mary Ann, I just started thinking about, and the thing that stood out to me is like, yeah, struggling to breathe because that was so new to me. Mm-hmm. I didn't know what was happening to me when it happened. I ended up telling basically our whole story. Laking tundo si Joe at ang mga Pinoy comics ang unang naging libangan at nagbigay inspirasyon sa kanya para maging artist. 25 years din siyang nanatili sa Disney Animation kung saan kasama siya sa artists ng mga pelikulang Pocahontas, Mulan at Big Hero 6 bago lumipat sa Skydance Animation. Ang Blush ang kanyang unang writer-director project. It's already a dream come true to make this love letter to my wife, but to be seen globally through Apple TV Plus, sometimes I have to like pinch myself. Sa pelikula, mapapansin din na puno ng manggang Pilipino ang itinanim ng astronaut. At sinadya ito bilang pagpupugay ni Joe sa kanyang pinagmulang bansang Pilipinas. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa. Atin ng TFC News. Para sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kabayan! Mabuhay, mga kabayan! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Binigyang pugay ng isang photo exhibit sa California, USA, ang mga Pilipino sa U.S. Navy. Ang exhibit na ito ay sakay ng isang retired aircraft carrier. Nagpapatrol, North America Bureau Chief TJ Manotok. Sa unang pagkakataon, ipinagdiriwang ang Filipino-American History Month sa kayang aircraft carrier na USS Hornet sa pamamagitan ng isang photo exhibit na nagbibigay pugay sa 120 taon na tapat na serbisyo ng mga Pilipino sa U.S. Navy. Para sa buong buwan ng October, itong mga photo panel ay tatayo sa Hangar Bay ng USS Hornet. Sinasalaysay ng mga litrato ang kasaysayan ng mga Pinoy sa U.S. Navy. Simula pa noong 1901, nung binuo ni President William McKinley ang Insular Force na nag-recruit ng maraming Pinoy. Initially, they served as messmen, as stewards. They couldn't rise through the ranks. But then now we see Captain Albea, we see several flag officers of Filipino descent. So we are slowly rising there, but we need to see more. Si Captain Leopoldo Albea ang isa sa mga pinakamataas na film officer ngayon sa U.S. Navy. Aniya, napakahalaga ng exhibit na sakay ng Hornet. I was telling the group earlier, you can almost hear the echoes of the engines. You could almost smell the fuel. It's okay to go back in time and think about it as we look forward as well. And Hornet and her reputation and everything that she did in a part of history is really important. The USS Hornet served an important role during the liberation of the Philippines. They were in the Battle of Samar, which is part of the Battle of Leyte Gulf, the largest naval battle ever in history. Bukod sa exhibit, meron ding kampanya para pangalanan ng unang U.S. Navy ship kay Telesforo Trinidad, isang Pinoy sailor na pinarangalan ng Medal of Honor noong 1915. Ngayong Film History Month, mas lalong hinihikayat ang mga tao na mag-log on sa website na ussttc.org para magbigay suporta sa panawagan na tuluyan ng ipangalanan ang isang Navy ship kay Trinidad. Samantala, habang binubunyi ang koneksyon ng U.S. Navy at Pinoy sailors, may isa pang malaking milestone na ginugunitan itong taon ng Amerika at Pilipinas. Also, this year is special because we're celebrating the 75 years of diplomatic relations between the Philippines and the United States. So, yeah, we really are, you know, have strong, you know, relations in all aspects. Para sa TFC News, TJ Manotok, ABS-CBN News. Dahil po sa patuloy na pandemya, maraming Pinoy sa Amerika ang pinipili pa rin magtrabaho sa bahay o work from home. Nagpapatrol, Bev Llorente. Ramdam na ramdam pa rin ang epekto ng pandemya sa lokal na ekonomiya.
Dito sa Seattle, Washington, may mga nakasulat na for lease now available sa mga empty buildings ng commercial spaces. It feels sad that those big offices, no one's occupying them anymore. Si Marlin Bunag ay isa lang sa maraming taong piniling magtrabaho sa bahay dahil sa COVID-19. Nagtatrabaho si Bunag ng 8 a.m. hanggang 5 p.m. bago ang pandemya, kalahating oras ang kanyang binabaybay, makarating lang sa kanyang opisina. Ngayon, komportable si Bunag sa kanyang bahay. Binigyan din siya ng sapat na gadget ng kanyang kumpanya para magampanan niya ang kanyang trabaho. Gaya ni Bunag, work from home din ang mag-asawang sumbang. Para sa kanila, mas marami silang nagagawa at natatapos dahil dito. First advantage is you save on commute, which should equate to more family and personal time. Compared when you're in the office, there's so much people just coming up to you, talking to you, but with at home, you don't have any of that. Mas komportable at secure din di umano sa kanyang bahay si Abby Eslava, na maglilimang taon ng empleyado sa casino sa Las Vegas. As a millennial, I guess it's easier for us to navigate virtually, and I was able to share some of the techniques and stuff to my coworkers. Samantala, ayon sa PEW Research Center, hindi makapag-work from home ang tinatayang 3/4 o mahigit pa na empleyado sa retail, trade o transportation, manufacturing, mining construction, and hospitality service industry. Isa sa kanila si Vina Aquino. I wish I can work from home because I'm always exposed to COVID dahil nagtatrabaho ko sa retail industry. Pero ganun talaga, kailangan mag-work kasi hindi naman makakapag-antay yung bayarin. Ani ni Aquino, kailangan na lang niyang magdoble ingat sa gitna ng pandemya. Para sa TFC News, Bev Lorente, ABS-CBN News. Bahagi na ang Pilipinas sa paggawa ng kasaysayan sa Dubai Expo 2020. Napahanga rin ang mga Pinoy sa UAE sa ganda ng Bangkota Philippine Pavilion. Nagpapatrol, Raquel Salinel. Iba-ibang bansa, kanya-kanyang pinagmamalaking disenyo ang itinampok sa World Expo na ginaganap sa Dubai, UAE. Ang Pilipinas hindi nagpadaig sa pambihirang disenyo ng Philippine Pavilion na tinawag na Bangkota o Coral Reef na dinisenyo ni Architect Royal Pineda at Buji Layub. Sa paglunsad ng pavilion, nangibabaw ang pride bilang Pilipino ng mga dumalo sa opening ceremony. Having the Philippine Pavilion in Expo 2020 is just like makes me really, really proud to be a Filipino, especially a Filipino working in the UAE. I am at the lack of words right now because it's just mind-boggling. Ang Bangkota ay isa sa dalawang pinakamataas na pavilion sa Sustainability District. Ang disenyo ng Coral Reef ay naglalarawan na ang kalikasan ay kadikit sa istorya ng mga Pinoy, 4,000 taon na ang nakalaraan. This is about a story that has never been told. We're very, very honored and we are one with our Emirati brothers and sisters to deliver on this promise of humanity coming together and showcasing what's the best for our future. May mahigit 700,000 Pinoy ang nasa UAE ngayon at apelan ng embahada na suportahan ng Bangkota. We are trying to uplift the image of the Filipino. So it has to be embraced by the Filipino that they are more than just workers. They're actually global Filipinos and they are modern Filipinos. Maipagmamalaki ang Bangkota na patunay na ang husay ng mga Pinoy di pahuhuli at pang world class. Para sa TFC News, Raquel Salinel, ABS-CBN News, Dubai, UAE. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs.cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kabayan! Mabuhay mga kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ilang Pinoy ang patuloy na humabol sa pagpaparehistro para sa overseas absentee voting sa Europa. Sa unang pagkakataon, nagsagawa po naman ang Embahada ng Pilipinas
sa Copenhagen, Denmark ng absentee overseas voter registration. Mula po London, nagpapatrol Europe Senior Correspondent Rose Eclarinal. Bago pa i-anunsyo ang extension ng overseas voters registration na hanggang October 14, nakapagparehistro na ang mga bagong botante na sina Angel at Kiara sa Philippine Embassy sa UK. We both have links to the Philippines. Whatever is being written in the bill, it's going to affect you one way or another. It's important to recognize the significance of, you know, letting your voice heard. Noong huling linggo ng Setyembre, nagbukas rin ang embahada kahit pa weekend para tumanggap pa ng magpaparehistro. Maging ang konsulado ng Pilipinas sa Barcelona, bukas kahit Sabado at Linggo. Kaya masaya ang mga Pinoy na nag-off sa trabaho at nakahabol sa registration. Para sa kanila, mahalaga na makilahok sa darating na halalan 2022. 25 years ago, hindi ako nag-registered because I'm thinking that I'm not interested. Ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng feeling na may tiwala ako sa mga susunod na mamumuno sa ating bansa. I have to select the best president that will uplift my country. And I know who he is. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa naman ng Embahada ng Pilipinas sa Copenhagen ng Overseas Voters Registration. Sa mga nakalipas na taon kasi, lahat ng Nordic countries na kinabibilangan ng Denmark, Sweden, Finland, Norway at Iceland ay nasa ilalim ng Philippine Embassy sa Norway. Mahigit 600 ng Pilipino ang nagparehistro sa Embahada ng Pilipinas sa Denmark simula noong December 2019. I'm a bit skeptical about their competencies and skills. So, we need change for the better of the Philippines. Gusto lang po i-exercise po yung rights ko bilang Filipino citizen, even nandito po kami sa malayong lugar. Hinihikayat ng embahada na sulitin ang extension ng registration hanggang October 14. You may visit our website, copenhagen.dfa.gov.ph, and book an appointment to register. Exercise your right to vote and make a difference. Paalala pa ng embahada, huwag kalimutang dalhin ang Philippine passport, residence card at accomplished registration form na matatagpuan sa bawat embahada sa araw ng pagpaparehistro. Kasama si Sandra Sotelo Aboy at Rosemary Menta, Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London. Posibleng magamit na ang bakuna ng Pfizer laban sa COVID-19 para sa mga bata sa Canada. Pero ang ilang Pinoy doon may pangamba pa rin. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Inaasahang formal ng hihilingin ng Pfizer at ng partner company nitong BioNTech na aprobahan ng Health Canada ang pagbibigay ng COVID-19 vaccine sa mga bata. Batay sa preliminary data na ipinadala ng Pfizer sa Health Canada, makikita umanong naging maayos ang resulta ng tests nila sa mga bata. Sa kalagitnaan ng Delta wave na nananalasa sa maraming probinsya ng Canada, tiniyak ni Health Minister Patty Haidu na magiging prioridad ng mga regulator nila ang agarang pagsusuri sa application ng Pfizer oras na matanggap nila ito. We'll have to wait and see how quickly the company applies to Canada. Certainly, I know those conversations are happening, and when they do, we'll be able to quickly review the data and approve when thoroughly demonstrated as safe. Ayon sa Pfizer, 1/3 lang ng bakunang ibinibigay sa mga nakatatanda ang rekomendado para sa mga bata. Ngunit kinakabahan pa rin ang Filipino-Canadian na si Susan Narce sa posibleng magiging epekto ng bakuna sa mga bata. Nauna nang nakaranas ng mga side effect ang marami sa pamilya ni Narce nang mabakunahan sila. Ako, ang reaction noon is like para akong yung talagang mahina yung katawan ko. Mm-hmm. Yung para akong drunk. And then yung mga anak ko may nag-LBM. Gayunpaman, tinitiyak ng Health Canada na higit na malaki ang benepisyong makukuha sa vaccine kaysa posibleng panganib na maaaring idulot nito.
Samantala, simula Oktubre 4 ay sinimulan ng ipatupad sa buong British Columbia ang pagpapasuot ng mask sa mga batang kinder pataas matapos pasimunuan ito ng dalawang malalaking school districts sa probinsya. Pinabura naman ng maraming Pilipinong magulang ang hakbang. So that's good po yun. Mas maganda nga po talaga. Oo. Just to make sure yung protection para sa mga bata. Kahit anong edad yan dapat naka-mask. Kasi pandemic. Tiniyak ng Chief Public Health Officer ng Canada na si Dr. Theresa Tam na isasaalang-alang nila ang kaligtasan ng mga bata bago aprubahan ang anumang pagbabakuna. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Sa unang pagkakataon, Pilipino ang artistic director ng isang sikat na teatro sa San Francisco, California. Plano niya na makapagpalabas ng shows na nagpapakita ng kultura ng iba-ibang lahi. Nagpapatrol, Henny Espinosa. Si Sean San Jose ang kauna-unahang Pilipinong artistic director ng kilalang Magic Theater sa San Francisco. 55th anniversary na ng naturang theater company. Malaking karangalan para kay San Jose ang maging parte nito. D7 in a bar in Berkeley, so you get the vibe, you know what I mean? So it's a place that's always been about being around people, but doing something new and doing something exciting. And it's gone through several different artistic directors. I got to work with a few of them, Mame Hunt and Loretta Greco, but I'm the first person of color in their long history. Malalim ang koneksyon ni San Jose sa naturang theater company. It's the first place I ever attended a theater performance at. When I started working as an actor, it was where I got my union card from doing a show here. So it's meant a great deal to my career, but also just me as someone from the Bay. Bilang artistic director, layunin ni San Jose na magkaroon ng mga makabuluhang palabas para sa mga manunood na sabik sa live performances, lalo pat pansamantalang natigil ang mga ito sa gitna ng pandemya. Nagpapasalamat din siyang may COVID restrictions ang theater company para sa proteksyon ng lahat. As much as I've experienced and watched, like in my little computer box or my phone during shelter in place, theater is the live experience. It's the communing. So I think we do it with positivity and hope, and then just keeping eyes wide open. We're also in the Bay, so I feel like we've been blessed with a little more common sense in terms of people vaccinating and caring about each other's in terms of vaccinations, and then we'll slowly creep into it. Plano din ni San Jose na magkaroon ng mga palabas na magpapakita ng kultura ng iba't ibang mga lahi. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News, San Francisco. Yan po ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid po ng TFC News. Para po sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya!